Kung hindi ko nagkakamali, noong 2010 election na tayo nakauna-una ang gumamit ng computerized election, ang pinakamababang bid noon ay mga 11-12 billion na purchase. Tapos nung pinarentahan sa atin at that time, 7.2 billion yung renta. Ilang halala na rin ang dumaan na gamit ang vote counting machines simula nang isagawa ang automated election sa Pilipinas taong 2010. Nitong katatapos lang na May 9 national and local elections, nakapagtala ng 950 na aberya sa VCMs. Kung tatanungin si COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, hanggat maaari sana ay mapalitan na ang mga lumang makinang ito. Panahon na anya para makabili ng mga bagong VCM upang hindi na maulit pa ang mga problema. Ngunit binigyang diin din ito na bilyong-bilyong piso ang kakailanganing aprubahan ng Kongreso para maisakatuparan ito. Baka maya-maya nakaka-10,000 na o kulang-kulang na 10,000, hindi na rin siya ganun ka-effective. So at this point, we cannot take the risk anymore. Nung nangyari nitong nakaraang eleksyon, kahit pa nga hindi siya ganun kadami, pero indikasyon na yan, warning na sa atin yan, na tama na yung paggamit dito sa mga lumang makina na ito. Ayon pa kay Commissioner Garcia, ang isa pang tinitingnang posibleng mangyari ay ang magrenta ng mga makinang gagamitin para sa susunod na automated elections. Ngunit maging ito ay dedepende pa rin sa aaprubahang pondo ng Kongreso. Kung nagrenta lang tayo, ginamit natin sa isang eleksyon, yung susunod na eleksyon, pwede iba uling renta uli yun. And therefore, wala tayong maintenance cost, wala tayong storage cost. At the same time, wala tayong gagawin na pagbabago ng teknolohiya dahil hindi na natin kailangan yung kung tayo magrerenta. So yun yung mga option ng Commission ng Election. Paliwanag pa ni Commissioner Garcia, walang perpektong halalan. Ngunit kahit paano ngayong 2022 elections ay mas may karanasan na ang poll body sa automated elections at naagapan ang iba pang problema gaya noong mga nagdaang halalan sa Pilipinas. Pinilit po ng Commission ng Election, kulang lang kami sa budget. May ganito mga konting alingasingas o problema, eh nagawa po natin na naging maayos ang ating halalan at hindi naman po maitatanggi yan. Yung bilis, tama lang yan kasi technology yan. Pero hindi dapat makompromise yung integridad ng halalan doon sa bilis na gusto natin mangyari. Sa bandang huli, it will always be the integrity of the result of the election. Yung katanggap-tanggap na alam mong ito ang tamang result at the same time, ito yung mismong gusto ng sambayan ng Pilipino. Bukod sa maituturing na pinakamabilis na transmission ng election results ngayong 2022, maituturing din ngayong taon ang may pinakamabilis na proklamasyon ng mga mananalong senador at partidist groups. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.